Nabigo si Filipino Flash na talunin ng pambato ng Japan na si Naoya Inoue. At ngayon, isang Pilipino ang nagnanais na mapalaban sa monster ng Japan. Ito nga ang ating bida ngayon, si Janriel Casimiro na tinaguri ang Cuadro Alas, Angas ng Pinas sa mundo ng boxing. Kilala si Casimiro bilang isang maangas at walang takot sa kanyang mga nakakalaban. Maangas man sa paningin, ngunit di rin naman natin maitatanggi ang kanyang angking galing sa pakikipaglaban. Louie! Yes, you're a monster, baby! The real monster! You're a monster? No, you are no monster. You are a Japanese turtle. Sama-sama nating balikan ang mga laban ng tinuguriang Angas ng Pinas, Cuadro Alas, Janriel Casimiro. Taong 2012, nang umalingaungaw ang pangalan nitong si Casimiro nang mapalaban sa veteranong Argentina na si Luis Lasarte. Sa salpukan ng dalawang boksingero, makikita ang gulang sa pakikipaglaban talaga itong si Lasarte kontra sa ating bida. Subalit siyempre, papaigba naman ang ating pambato. Ilang beses tumumba itong si Lasarte na tila halos wala nang magawa sa kalaban nitong si Casimiro. Pagdating nga ng 10 round, itinigil na ang laban. At dito lang nga nagkagulo, sinugod ang grupo nila Casimiro ng mga tao at ng kampo ni Lasarte. Patuloy ang magandang karir ni Casimiro at nagawa niya ang 5 sunod na panalo para idepensa ang titulong IBF Interim Junior Flyweight Title. Nagpas siya ang kampo ni Casimiro na labanan si Amnat Ruwing Ruwing para paglabanan ng isang major title. Naiibit ang kalaban ni Casimiro. Isa itong bilanggo sa Thailand na may kaso na kinasasangkutan tungkol sa droga. At sa Thailand, kung ikaw ay magiging isang magaling na boxer sa loob ng bilangguan, mabibigyan ka ng pagkakataon na makalaya at makapagbagong buhay. At ganun nga ang nangyari dito kay Amnat hanggang sa naging world champion. Mahirap ang naging laban ni Casimiro kay Amnat dahil sa panggugulang at madayang estilo nitong si Amnat. Sa bakbakang iyon ay nabigo nga ang ating pambato na si Casimiro na naging hudyat nga para lalong pagtibayin at pagalingin ang kanyang estilo sa larangan ng boxing. At sa ikalawang pagkakataon, naglaban muli ang dalawa. Dito na nagpakilala si Cuadro Alas, ang Angas ng Pinas. Nang talunin niya sa ikalawang pagharap ang Thai boxer na si Amna sa 4th round sa pamamagitan ng malalakas na kombinasyon at isang suntok sa tagiliran na nagpatigil sa laban. Nakuha nga ni Casimiro ang pagkapanalo at tinanghal na bagong... Sa nakalipas ng mga taon, maaalala na idinipensa sa unang pagkakataon ni Casimiro ang kanyang titulo mula sa isang Amerikanong boxer na si Charlie Edward. Kumpiyansa itong si Edward na kaya niyang lupigin ang ating pambato. Subalit siyempre, papagibaba naman ang ating bida. Makikita sa laban ang malaking angat ng ating pambato at pagpasok nga ng 4th round, pinalasap ng isang patikim na uppercut itong si Edward at makaramdam ng yanig sa ating bida. Nakaganti rin naman itong si Edward pagdating ng 5th round. Tinamaan si Casimiro sa kanang mata at pagpasok nga ng another round, binakbakan ngang muli ni Casimiro ng malulupit na kombinasyong patama sa ulo at katawan. At pagdating ng 10th round, dito na pinalasap ni Casimiro ng isang nagbabagang left hook na tumama sa nguyang-nguyaan itong Amerikanong boxer. Akalain mo, nakabangon pa itong si Edward. Masasabi natin na malakas at may tapang din talaga itong si Edward. Subalit, nang binakbakan ng muli nitong si Casimiro itong si Edward, dito na itinigil ng referee ang laban. Bana doğru yürü diyor hakem. Bitirecek neredeyse. Herkes bitir diyor bakın seyirciler. Casimiro. Acımasız bir adam. İşte bakın knockout. Dünya şampiyonluk unvanını korumaya devam ediyor. Oh!
Perşembenin girişi çarşamba. Natalo naman sa kapwa Pinoy, itong si Casimiro ay hindi naging hadlang para panghinaan. Bagkus pinagsikapan pang lalo na magtagumpay at manguna sa kanyang division. Sa laban niya noong 2019 kontra sa kalabang si Kenya Yamashita, mabigat at pagkatapos ng ilang buwan, pagkatapos nga ng laban niya sa Hapon, muli niyang idinipensa ang kanyang titulo sa isang Mexican boxer na si Cesar Ramirez. Ito nga ang pinaka-importante niyang laban sa taong 2019. Ito lang naman ang magiging daan para maagaw niya ang titulong WBO Bantamweight Champion sa kalabang si Sulani Tete, South Africa. Sa labang ito, makikita mo ang laking angat kontra sa kalabang Mexican fighter. At pagpasok nga ng third round, nakalasap ng left hook ang tumama sa nguyang-nguyaan. Dahilan, para mawala sa balanse at mapatumba. At pagpasok nga ng 10th round, dito na binakbakan ni Casimiro ng matinding kombinasyon. At hanggang sa tamaan muli ng solid sa mukha para tapusin ang laban. Hindi na natin maitatanggi isa na si Casimiro sa hinahangaan ngayon ng buong Pilipino sa larangan ng boxing. Isa lang din naman siya na Pilipino boxer na nanalo ng 3 beses sa magkakaibang division. Nung makalaban niya ang isang African fighter at tinalo niya sa loob ng 3 rounds para makuha ang WBO Bantamweight title. Sa laban, makikitang hirap ang ating pambato na makatama dahil sa bintahin nitong haba at tangkad. Subalit na makakuha ng tiyempo ng tamaan niya sa bandang sentido, dito na rin natrat ng ating bida ang kalaban hanggang sa itinigil na ng referee ang laban. At pagkatapos nga ng labang iyon, hinamon na ni Casimiro itong si Inoue. Inoue! Inoue! Wow, man! You're a monster? No, you are no monster. You are a Japanese turtle. Dito na magkakaalaman kung sino ba talaga ang mananaig sa larangan ng boxing.